understanding the Lalamove rate and breakdown at kung ano pa ang mga services at surcharges na meron kay Lalamove using a motorcycle type of courier. Gusto mong malaman? Well, make sure na tapusin mo ang video na ito para malaman mo at may idea ka na patungkol sa rate at fees na meron si Lalamove ngayong 2024. So with that being said, let's begin! This video is intended only to share some knowledge and ideas para makatulong sa kapwa ko riders and motorists. Make sure to click that like and subscribe button and also the notification bell to keep you updated for more video uploads. Well, every Lalamove rider has the right to know kung magkano nga ba ang rate at kung ano-ano ba ang mga extra fees na meron sa bawat bookings na nakukuha nila. Dynamic price. 49 pesos ang base fare at first 0 to 5 kilometer is 6 pesos per kilometer. Then 5 pesos per kilometer above 5 kilometer and so on. Allowed dito mag-double booking. Mababa ito kumpara noong year 2018 na merong 60 pesos na base fare at 8 pesos per kilometer. No double booking allowed. Single booking lang. Additional fees per stop. Na-try mo na ba makakuha ng multi-drop na booking? Ito yung sa isang trip ng bookings na may mga specific location drops na hindi lang iisa kundi higit pa sa dalawa pataas. O di kaya yung balikan na biyahe, dito magkakaroon ng 40 pesos per stop na additional sa bawat location. Additional services. Cash on delivery up to 2,000 pesos na may additional na 30 pesos fees sa bawat bookings. Ito yung bookings na magpapadala ng pera or may ipapakuwang pera si client sa rider. Buy for me up to 2,000 pesos na may additional na 50 pesos fees sa bawat bookings. Ito yung abono na tinatawag kung saan aabonuan muna ni rider yung specific amount ng item sa seller or sa pickup location na i-deliver going kay receiver or sa drop-off location. At saka babayaran ni receiver yung inabono ng rider kasama ang delivery fees na may plus 50 pesos. Queuing service fee or extra waiting time. Ito yung bookings na may additional 70 pesos fees kapag mag-aantay yung rider sa pick-up or drop-off location, maximum 30 minutes. At kasama din sa additional service na ito, pag gusto ng client na papasukin ka ng mall or necessary to enter the establishment in a specific floor like second floor pataas. Surcharges. Ito naman yung may additional charges na 40 pesos during holidays or after hours na 10 PM to 6 AM, night shift or yung mga biyahe ng gabi. Automatic ang mga bookings may plus 40 pesos during the specific time. At yung high demand surcharges o tinatawag ng mga pups na kidlat. Up to 300% in additional sa delivery fees, specifically sa lagay ng panahon at locations. Nagkakaroon ito kung mapapansin nyo, umaabot ito ng 100 pesos above, lalo na pag maulan or may bagyo. Tip ko lang, kailangan mabilis ang daliri at mata mo para makuha mo ang booking na meron ito. Faster matching. Ang faster matching naman na lately lang nagkaroon at naidagdag sa services ni Lalamove para sa additional fees sa booking. Ito naman yung additional services na mahikayat yung rider na i-priority or kunin agad yung bookings ng customer. Kasi pansinin nyo mga paps, may mga ilang bookings ngayon na hindi agad or matagal kunin or i-accept ng mga riders. Kaya may 20% faster matching fees na idinagdag. So ayun yung mga additional fees and charges sa rate na pwedeng idagdag sa bawat bookings ng mga customer sa Lalamove. Kaya mga paps, ano masasabi nyo? Sapat at patas ba between the customers and riders ang nasabing services, fees and charges? Ano ang mas magandang rate? Yung noon na mataas pero single bookings lang? Or ngayon na mababa at allowed mong double bookings? Share your thoughts and comment down below. At kung nakaabot ka man sa dulo ng video na ito at kung nagustuhan mo at sana nakatulong sa iyo, then give us a thumbs up. At sa mga hindi pa nakasubscribe, click that subscribe button and notification bell for more upcoming videos. Check out my other videos here.
Kita-kits sa next video. Peace out!